Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Richard Mix TV here and welcome back to my YouTube channel. So for this video guys, pagpasok dito sa aking workshop ay nakita ko na may nag-i-blink na naman na ilaw. So ngayon ay wala na tayong reserba na ganitong fluorescent tube. So ang bala ko ay i-convert ko na lang siya sa LED na tube yung electronic natin. Yun na lang yung meron tayo dito na spare. So titignan ko mamaya kung sukat siya dun sa haba ng ating LED na fluorescent tube. At i-rewire na lang natin yung ano, rewiring na lang natin yung sa electronic ballast. Kasi iba yun eh. Yung ating LED ay direct to 20. Tapos itong napalitan natin ay nasa ano siya, operated siya ng electronic ballast. So yun guys, panoorin nyo sa video na ito kung paano natin i-convert yung operated ng electronic ballast na fluorescent tube doon sa direct ng LED na ating fluorescent tube. At ito nga guys yung ating papalitan. So wala na tayong reserva nito, meron tayong balas nito o yung transformer nito, kaya lang yung fluorescent tube wala na tayo nito na 26 watts. Ang meron na lang tayo dito na available yung ating electronics o yung LED na fluorescent tube. So lang ang meron tayong reserva guys, ito ay direct na 220. Ayan, wala siyang transformer. Confirmin natin doon sa nag-i-blink. Ayan, meron siyang transformer. Ito yung kanyang base. Titignan natin kung kaya natin i-convert doon sa base ng ating electronic ballast. Then guys, sana panoorin yung pang-abliya ito upang magkaroon tayo ng ibang idea about dito sa ilaw na to. At yun nga guys, ito yung aking munting workshop. Yan, ito yung aking tools. At nagtitim muna ako. At time check tayo. Ngayon ay 9:12 ng umaga. So ito yung ating mga gamit. Yung mga spare natin sa filter. Yan. Ito na lift na tanke ng ating filter. Yung ating mga pin light. Yung ating ilang ilaw na pamalit sa ating mga transformer. Yan guys, makasit na natin yung isang ilaw na ito na ating filter. At yun guys, bakasin na natin yung ilaw at gagamit lang tayo ng upuan kasi yung isang hagdan na maliit ay ginagamit yung isang kasama natin. So siguro abutuman natin to, mababalang naman yan. Samahan nyo ako guys sa video nito kung paano natin i-convert sa LED yung fluorescent tube natin na operated ng ballast o transformer. Wala na kasi tayo guys na ano nito, spare ng ganitong fluorescent 36 watts. Meron man tayong LED dyan, so convert na lang natin. Ingat lang tayo sa pagbabaklas guys kasi may supply ito. Ayan. Thank you.
Cardinals. Bali guys, may ano siya. May splice. So pag binunot ko to, maaaring mamatay yung ano, ibang ilaw kasi naka-splice dito yung ibang ilaw. Tulad yan, mamatay yung isang ilaw. Naka-splice dito yung isang ilaw kaya hanap lang tayo na connector. Tignan natin kung mayroon pa akong connector dito. Okay, meron. Gamitan natin siya ng temporary na ano, connector para umilaw yung kasama niya rito na ano, naka-splice doon sa isang ilaw na tinatanggal natin. Hindi ko pala malalagay guys kasi narito pala aking tools. Yan guys, sa mga bagong mahawak ng electrical, pwede magayahin yung ginagawa ko na magtatanggal tayo ng wire o ng ating supply na naka-live. Kung hindi natin alam yung basic kung saan natin pwede hawakan yung ating mga wire para hindi tayo makuryente, mas may lang napatayin nyo muna yung switch para maiwasan yung aksidente o makuryente kayo. Para sa akin naman, nasanay na ako sa ganitong trabaho. So alam ko yung basic kung paano tayo hindi mali-disgrasya. Pero ingat rin tayo guys. Yan guys, kabit ko na yung ano, yung connector para umilaw na itong kasamang ilaw na naka-splice doon sa ilaw na tatanggalin natin. So okay guys, kung itong lugar na to bodega na rin, tapos may malita akong workshop yan. Pero hindi ako lagi dito. Pag lang may re-repairin yan. So parang tayo nagtatambay dito. Pero pag wala naman akong re-repairin, hindi ako natambay dito kasi masikip at saka medyo mainit dito pagka dito ako tatambay. Kaya meron akong electric pan dyan. Ayan. Tingnan natin yung neutral. Tapos ayan. Ilihin natin sa connector para umilaw uli yung naka-splice dito na isang ilaw pa. Tanggalin natin yung tanggalin natin itong ano, perting. Yan. Ito na nga siya guys, tanggalin ko yung transformer niya kasi wala na to. Tapos tignan natin kung paano natin
i-rewiring ito para sa direct na LED natin na fluorescent tube. Then guys, nabaksan natin at subukan natin kung paano natin na i-rewiring ito para sa ating electronics na ano, fluorescent tube. Kanyang ano, electronic balas hindi na ito kailangan. Yes, tanggalin natin ang kanyang electronic balas. So umpisa natin i-wiring to. So guys, pinasamahin lang natin ito. Ayan, para isang wire lang yung pupunta rito. Pwede din na line 1. Bali, itong dalawang terminal na ito. Pinasamahin lang natin yung dalawang wire.
lang yung kabila. Kasi guys, hindi natin pinutol kasi meron siyang wire na lumigan doon sa kabila, doon sa kabilang terminal. So hindi natin kailangan putulin ito para lang magsama sila, kasi meron naka liban ditong wire yan, naka jumper na siya. At yan guys, tapos natin siyang wiringan. Ayan, ginawa lang natin, nagsama lang natin yung dalawa rito yung terminal. Ayan, kita nyo may naka-jumper. Gusto po. Ayan, ganun din sa kabila. Ayan, pinagsama rin natin. Kasi direct yung ilalagay natin, kailangan itong siya maging neutral. Hindi siya maging line 1. Kaya hindi natin siya ginamita ng wiring na para na pang ano, electronic. Yan, ganito. Kasi pag ganito, marami siyang ano, wiring. Bali dito, bali dalawa lang, kasi direct nga siya. Ginamper lang natin yung dalawang terminal dito. Tapos isa para sa supply. Yan guys, direct natin yung kanyang LED. Ito yung LED na fluorescent tube. Direction na ito yung 22 watts na 240 volts or 220. Ayan. 50 to 60 hertz. Ito yung luma natin na fluorescent tube. Ayan. 36 watts. Ito yung pagka nasisira na siya. Nagkakaroon na siya ng itinitib dito. Ang brand dito, Philips. So wala tayong expert nito. Kaya ito na lang yung gagamitin natin. Tingnan nyo guys yung pagkakaiba. Ayan. Tapos sukat naman siya rito sa ano, sa holder to. Masing haba lang siya. Ano guys, oh, machine haba lang siya. Ito yung ating operated ng transformer. Ito yung ating LED na ipapalit. Yung guys, gabit natin para matesting natin. Tapos ito yung isa. Guys, pwede natin siyang
testing yan. So, yung ating power supply. Ito natin yung line 1. Ayan. Tapos yung neutral. And guys, okay, start. Pwede siya. Okay siya guys, nag-convert natin sa electronics na fluorescent tube. So yun guys, ikabitin natin. Pero guys, i-duksong muna natin ito isa para dito sa terminal na to, para plug and play na lang pagdating dito sa kanyang cover. Buka tayo ng isang medyo mahaba-haba na itong duksong ito. Kapit natin dito sa connector niya rito. Ayan, hanggang yan. Para pagdating dito sa pagkakabit, plug and play na lang. Pag-atin ang tape. Guys, ang pag-tape nga pala para safe din ito. Pero kasi nag-tape dito yung kasama natin yung lahi. Buti na pa niyang ganyan, basta lang pinuputol. Kailangan pasubrahan natin dito sa dulo. Yan, kita nyo. Tapos saka natin itupi. Para hindi siya mahugot. Tapos pwede natin dito sa kanyang clip. Abot na siya. Yun, dusong natin siya dito. Pipitan na natin guys yung ano, yung pagdudusong natin kasi pag naglus yan, magdusong yung ating wire. Tapos ipit na rin sa clip para malinis. Tapos itong line 1 naman ito. Buksan natin dito. Kailangan mahigpit para maiwasan yung loose connection. Tapos lagyan natin ng electrical tape.
refill lang ating wire para magandang tingnan, malinis. Guys, okay na siya. Ngayon, pag bumalik natin, dito lang natin lalagay yung supply, plug and play na lang. Para hindi na tayo matagalan doon, maluduksong pa tayo kung hindi natin ito gagamitin. So yun guys, kapitin natin. Guys, tinanggal ko muna yung tube niya para may kapit natin yung ano, itong holder niya, yung pinaka base niya. Kasi pag mayroon pa siyang tube, yung ilaw natin, pag nilagyan natin, nakaharang yun. So hindi natin may kiklip dito yung kanyang holder. So yan guys, kapitin natin. Dahil natin itong electronics tube natin. Ang ating gagawin guys, tanggalin natin itong ano. Makikita nyo, mamatay ulit yung ating isang ilaw kasi naka-display siya rito. Tanggalin natin itong ano, connector. Ayan. Tapos kabit natin dito sa kanyang terminal o connector. Medyo bumuka yung isa. Ayusin muna natin. Kailangan ayusin muna natin kasi nakabukas siya. Nagkakaroon siya ng leak o himulmul o hibla. Ito siyang pinabago kasi bumuka. Ito natin ng neutral. Ayusin na natin para may pasok natin ng maayos. Yung mga ano niya, stranded niya yung mga wire niya. Tapos lagyan natin sa kabilang terminal.
bias yung ating pagkakakabit para hindi siya mag-loose. Sunod natin itong earthing. Balik. Tama lang natin guys sa butas yung kanyang clip, yung pinahalak niya, tapos didi lang natin yan, tapos itong isa yan guys, nakalak na siya. Tapos kapitan natin itong kanyang bagong electronic tube na kinumbat natin guys, nililaw na siya. Tapos itong isa, yan kung makikita nyo guys yung ganyan, mayroon siyang guhit na ganyan. Ikot pa natin para doon siya sa hindi makikita yan. Tapos kabit natin itong kanyang plastic cover. Tama lang natin siya na maayos. Ayan. Dulo. Ayan guys, ayan guys, ayan yung ating nag-wiring na fluorescent light. Naka-unvert natin yung kanyang ano, ilaw sa electronic na tube yan. Kasi dati siya ay operated ng transformer o balas. At yan guys, nakatapos naman tayo ng isang pag-repair ng isang ilaw. At pakita ko sa inyo, ito yung kanyang transformer na nakakabit dati. So ito yung tinanggal natin kasi malamang may ano na rin to, may damage na rin. At yung ating fluorescent, kita nyo naman may ano siya, yung ating tube may tinitingin siya, so kapalitin na rin. Kaya nag-decide na lang ako na palta lang siya ng LED, convert na lang natin sa LED. Kaya nirewiring natin. So ngayon kita nyo, liwanag na, hindi siya. At yan nga guys, kung mabuti sa video na ito, maraming salamat sa inyong panonood. At samahan nyo ako sa susunod kong video. At kung bago ka pa lang sa video na ito o sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like and share. Please subscribe to my YouTube channel. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell upang updated ka sa mga video na katulad nito. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Peace out.